sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Buksan po natin ang ating Biblia sa Galatians chapter 4, chapter 5 verse 24 hanggang sa 25. Galatians chapter 5 verse 24 and 25. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. May the Lord bless the proclamation of His Word tonight or this afternoon. Sa verse 19 hanggang sa verse 23 po, mga kapatid, mga kasamahan, dinescribe ni Apostle Paul ang contrast, ang kabaliktaran sa gawa ng laman at gawa ng banal na espiritu or bunga ng espiritu. Ang gawa po ng laman ay dinescribe ni Pablo sa mga tao na nasa ilalim ng batas. They are condemned by the law sapagkat na umaasa sila sa kanilang abilidad to keep the law, pero wala pong pag-asa na ma-keep nila ang law perfectly. Kaya ang kanilang buhay, characterized in the Bible by lawlessness. Ang isang kaluluwa na hindi na-redeem, hindi natubos, ay wala pong pagnanais na sundin ang ating Diyos. Pero ang isang mananampalataya ay kakaiba. Sapagkat si Jesus ang nagpalaya sa kanya mula sa batas. We are no longer condemned by the law. Hindi na tayo hinatulan pa sa batas. We are no longer governed by the flesh. Kundi ngayon ay lumalakad tayo ayon sa banal na espiritu. At dinescribe po ni Apostle Paul ang transformation ng isang tao na nakay Kristo. Kung basahin po natin ang Romans chapter 8 verse 1 to 8, please turn there. Romans chapter 8 verse 1 to 8. This is Paul's description of the wonderful transformation of grace sa buhay ng isang tao. Ang sabi po dito, ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo ng kaniyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman upang ang makatuwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin. Na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuo ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. So what is the description of the Christian according to Romans chapter 8 verse 1 to 8? Ang isang mananampalataya ay hindi na namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ang banal na Espiritu na nananahan sa atin ay nagpuproduce ng kabanalan sa ating buhay. At ang tawag ni Pablo nito ay bunga ng Espiritu. Fruitfulness. Kung tayo ay namumunga, kung ang Espiritu ay kumikilos sa ating buhay, ay tayo ay nagpuproduce ng good works, nagpuproduce ng holiness. And the Holy Spirit fills us with the richness of divine influence in our lives. Pero ang tanong dito, if this is the wonderful description of the Christian, mga kapatid, mga kasamahan, bakit nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan? Why do we still sin? Dinidescribe ni Pablo ang conflict sa ating kaloob-looban. Kahit tayo ay niligtas na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at pinalaya na tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan, ang laman po natin, ang laman, itong flesh, itong literal flesh natin,
ay hindi pa po na-annihilated, hindi pa po namatay. Merong struggle sa ating kaloob-looban. There is a struggle between our flesh and the Holy Spirit. Pansinin natin ang ating teksto once again sa Galatians 5:17. Ang sabi po ng Galatians 5:17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. So you see, magkatunggali itong dalawa. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Ang Christian ay nais gumawa ng kalooban or sundin ang kalooban ng Diyos. Ang Christian ay nais mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. But the problem is, buhay pa ang ating laman. At ang ating laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. So there is a conflict within us. Para sa isang hindi tunay na mananampalataya, wala pong conflict. Sa mga hindi mananampalataya, walang conflict. Kung ano ang dikta ng kanilang laman, yun ang kanilang sinusunod. Pero sa mga tunay na Christian, meron pong giyera sa ating kaloob-looban. And how are we to manifest the wonderful fruitfulness of the Holy Spirit? At sinabi ito ni Pablo in simple terms sa verse 16. Ang sabi ni Pablo sa verse 16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Walk by the Spirit. Yan ang sinabi ni CJ kanina sa scripture reading. At huwag ninyong bigyang kasiyahan ang pagnanasa ng laman. At inulit ito sa ating teksto ngayong gabi, kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. So sagutin po natin ngayong gabing ito, ngayong hapong ito, ano bang ibig sabihin ng walking by the Spirit? Ito lang ang tanging paraan na tayo ay magtagumpay sa giyera, sa warfare, mga kapatid. Kung tayo ay lumakad ayon sa Espiritu. So ano bang ibig sabihin ng lumakad ayon sa Espiritu? That is the first point. Second point is, anong ibig sabihin ng pamumuhay sa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu, led by the Spirit? So first point, what do we mean? What does the scripture mean when it says we have to walk by the Spirit? And then what does the scripture mean when it says we have to be led by the Spirit? At ito po ang ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Dumako tayo sa unang punto. What does it mean to walk by the Spirit? Ano bang ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niyang lumakad tayo ayon sa Espiritu? Bakit lumakad ang verb? Bakit walk ang sinabi dito sa ating teksto? Bakit hindi sinabing mamuhay tayo ayon sa Espiritu or hanapin natin ang Espiritu? Now I believe if we are to read the overall context of the book of Galatians, ang imagery na ginamit ni Pablo dito ay ang paglakad ng mga Israelites mula sa Ehipto tungo sa lupang pangako. Remember, sila po ay naging alipin sa Ehipto sa loob ng mahigit 400 taon. In chapter 4 ng Galatians verse 7, ang sinabi po ni Pablo doon, kaya't hindi ka na alipin kundi anak at kung anak ay tagapagmana. Ito po ang sinabi ni Pablo sa church doon sa Corinto. Ang deliverance ng mga Israelites, ang kaligtasan ng mga Israelites mula sa pagkaalipin sa Ehipto at sila ay naglakad doon sa wilderness sa ilang tungo sa lupang pangako. Example daw yun para sa atin, illustration daw yun para sa atin. Please turn to 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 6. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 6. At ang sabi po dito, mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap. At silang lahat ay tumawid sa dagat at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. At lahat ay kumain ng isang pagkaing espiritual at lahat ay uminom ng isang inuming espiritual sapagkat sila ay umiinom sa batong espiritual na sumunod sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito'y naganap bilang halimbawa para sa atin upang huwag tayong magnasa
ng mga bagay na masama na gaya nila. So, ang paglalakbay daw ng mga Israelites mula sa Ehipto doon sa ilang tungo sa lupang pangako ay naisulat daw upang maging halimbawa sa atin. Ayon kay Apostle Paul, doon po sa Ehipto, mga kapatid, mga kaibigan, wala pong kalayaan ang mga Israelites doon sa Ehipto. Nasa ilalim sila ng kalupitan pagkaalipin ng mga Egyptians. At ang mga Egyptian taskmasters ay binigyan sila ng quota ng mga hollow blocks. Hollow blocks lang ang ginamit ko dahil yun ang maunawaan po ninyo. Pero sa mga nasa Middle East, uso siguro pa hanggang ngayon dyan ang mud bricks. Yung mga bricks, yung putik na ginagawang bricks, niluluto sa araw, hinahaluan po ng straw, ng dayami, hinahaluan ng damo. Uso yan noong araw. So, ang mga Egyptian taskmasters ay nagbigay ng quota sa mga Israelites na ganito ang bilang na ipoproduce na bricks. Pero wala naman silang ingredients na binigay. Walang mga resources, mga kapatid. Walang straw. Sila pa ang maghahanap ng straw. Kaya araw-araw, short sila palagi sa kanilang quota. So, ang mga Egyptian taskmasters nagbigay ng quota, nagbigay ng demand na imposibleng masunod nila. They had strict quotas for bricks. Pero ang mga Egyptians ay hindi po nag-provide ng necessary ingredients para sa bricks na yon. Yun po ang kondisyon natin nung tayo ay nasa ilalim ng batas. Nung tayo ay nasa ilalim ng batas, ang batas, ang moral law of God ay nagbigay ng demand sa atin. At ano ang demand? Perfect obedience. The law of God demands perfect obedience. But it is impossible, it was impossible for us to fulfill the demand. Katulad nung nangyari sa mga Israelites doon sa Ehipto. Ang mga Israelites ay pinalaya ng Diyos mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto. At sila ay inilagay sa isang paglalakbay doon sa ilang, doon sa Sinai, mga kapatid. At ang Diyos ang pumatnubay sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng isang pillar of cloud sa araw upang hindi sila masunog sa init ng araw. At pillar of fire by night upang hindi sila lalamigin. Tayo na naging alipin ng batas dahil hindi natin masunod ang batas ng Diyos that demanded perfect obedience. At dahil nilabag natin ang batas ng Diyos, nasa ilalim tayo ng kahatulan. Pero ngayon na kay Kristo tayo, pinalaya na tayo mula sa paghahatol ng batas. We have been delivered from our bondage. Gaya ng mga Israelites na naglakbay doon sa ilang sa pamumuno at patnubay ng ating Diyos, tayo din ay naglalakbay sa kasalukuyan tungo sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin. At hindi tayo naglalakbay na mag-isa, kundi ang banal na Espiritu ang pumapatnubay sa atin as we progress sa ating paglalakbay dito sa mundong ito. We are on a pilgrimage, mga kapatid, mga kaibigan. We are on a pilgrimage, hindi sa literal na paglalakbay doon sa ilang, picture lang yon, example lang yon sa ating kalagayan ngayon, but we are on a pilgrimage tungo sa bagong langit at bagong lupa. At ang ating paglalakbay ngayon ay kinakailangang nasa ilalim ng gabay at patnubay ng banal na Espiritu. At dinescribe ito ni Pablo sa Book of Galatians bilang walking in the Spirit. Sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, nasa ilalim tayo ng pamumuno, mando ng banal na Espiritu. To walk in the Spirit is to be led by the Spirit. Yun pala ang ibig sabihin. Kung tayo ay lumakad sa Espiritu, ang ibig sabihin nito, pinapatnubayan tayo, minamanduhan tayo ng banal na Espiritu. To walk in the Spirit means to discern His will and follow His guidance. Paano natin malaman ang kalooban ng banal na Espiritu? Sa pamamagitan ng kaniyang salita. It means na tayo ay mamuhay sa pagpapasakop sa ating Panginoon. Gaya ng mga Israelites, sometimes, di ba, kung basahin po ninyo ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ang mga Israelites
They were rebellious people sa kanilang paglalakbay doon sa wilderness. Sinunod nila ang pita ng kanilang laman. Tayo din, maraming pagkakataon, tayo ay natutukso. And we are enticed to follow the desires of the flesh. Kung ano ang pita ng laman ay natutukso tayo. Sometimes, sumasabog ang ating ulo sa galit. Hindi natin na-control ang ating galit. And thereby, nadudungisan ang ating patutuo bilang mananampalataya. Minsan, tayo din ay naiinggit. Mag-ingat tayo sa ating puso. Tayo din ay naiinggit paminsan-minsan. Kung hindi tayo mag-ingat. At minsan, tayo ay sakim sa salapi, sakim sa pera. And sometimes, sa ating trabaho, natutukso tayo na magreklamo. Magbagulbol sa Bisaya. Murmur and complain. Natutukso tayo. Now, si Pablo ay nagbigay sa atin ng pangako sa Galatians chapter 5, verse 16, na kung tayo ay lumakad ayon sa Espiritu, anong mangyayari sa atin? Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng magpagnanasa ng laman. At sinuportahan pa ito ni Pablo, inulit niya sa verse 25, ang sabi dito, kung tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Ang sinasabi po ni Pablo, naiiwasan daw natin ang gawa ng laman kung tayo ay lumakad ayon sa Espiritu. At sinasabi din ni Pablo na tayo din ay magmamanifest ng bunga ng kabanalan kung tayo ay lumalakad ayon sa Espiritu. So that leads us to the second point. What does it mean to walk by the Spirit? Well, sinagot po ito ni Pablo, it means to be led by the Spirit. And that is our second point. What does it mean when we are led by the Holy Spirit? Walking by the Spirit in the wilderness of our lives, of our journey here on earth, is to be led by the Spirit. Ang children of Israel, ang mga Israelites, madalas, kung basahin po ninyo ang Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, madalas, hindi nila kinikilala ang leadership ng Panginoon. Si Moses ang itinalaga ng Diyos, nagreklamo sila laban kay Moses. Ang mga Israelites, hindi sila nagtiwala sa provision ng ating Panginoon. Kaunting discomfort lang, nagrereklamo na sila kaagad kay Moses. At hindi na lang talaga yung response ng puso ay manalangin at tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ang pinakauna nilang reaction, pagrereklamo, grumbling mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po yan ang tugon ng isang taong pinatnubayan ng banal na Espiritu. Kung merong mga hamon sa ating buhay, kung tayo ay lumakad sa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu, tayo ay manalangin. Tayo ay tumawag sa ating Panginoon. Totoo, hahanap tayo ng paraan, pero sa ating paghahanap ng paraan, umaasa lamang tayo sa ating Panginoon. Itong mga troubles ng ating buhay, itong mga pagsubok, mga trials, ay hindi yan kalupitan ng ating Diyos, kundi binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang tumawag sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Now, ang mga Israelites, they even denied the right of God for undivided worship sapagkat kahit sila ay andun na sa paglalakad sa ilang tungo sa lupang pangako, inexposed sila ni Moses later. Meron pa rin silang bit na mga diyos-diyosan, mga kapatid, mga kaibigan. So, they failed to give God their undivided worship. Now, sometimes, tayo din. Hindi natin binibigyan ang Diyos ng undivided allegiance. Maraming beses siguro na ang panambahan sa araw ng Linggo natuon ng biniyag ng anak ng kaibigan mo or birthday or picnic sa beach at ang bilis mo nakapag-decide na wag na lang munang magsimba dahil mas pinahahalagahan mo yung kaganapan doon sa biniyag or sa birthday or picnic doon sa beach dahil minsan lang daw mangyari. That is failing to give God our undivided allegiance. Sinusunod natin ang laman samantalang ini-ignore natin, remember the Sabbath to keep it holy.
ang paglakad sa banal na Espiritu, meaning to say, willing tayo na pamunuan ng banal na Espiritu sa lahat ng bagay. It is a life of absolute submission. It isn't the Spirit that leads us to the never-ending pursuit of pleasure and material possessions. Hindi yan ang pamumuno ng banal na Espiritu na hinahabol-habol natin palagi ang enjoyment. Sa mga Pentecostal groups, yun ang hinahabol-habol nila eh. Pagpapala, material, siksik, liglig, umaapaw. So, yun kaagad ang application nila sa mga blessings ng ating Panginoon. Now, to be led by the Holy Spirit is not the Spirit that draws us to selfishness without regards to others. To be led by the Holy Spirit is not that the Holy Spirit leads us to anger, envy, and jealousy, pagkaingit sa ating kapwa. There is a higher class of objects na nag-captivate sa isipan ng taong pinamumunuan ng banal na Espiritu. At ang banal na kasulatan ay tinatawag itong things of God. Mga bagay na nauukol sa Diyos. And the things of the Spirit, for instance, Romans chapter 8, verse 5. Ang sabi dito, Romans 8, 5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. So meron pong mga bagay ng laman. Alam na natin kung ano yan. Hindi na kailangang isa-isahin pa natin. Binanggit ni CJ kanina ang pornography. Mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. So there are things of the flesh and things of the Spirit. Pagbulay-bulayan natin yan, mga kapatid. Now, itong mga bagay ng banal na Espiritu or mga bagay na nauukol sa banal na Espiritu, kabanalan, pagsamba sa ating Diyos, kagalakan sa kanyang presensya, pagbubulay-bulay ng kanyang salita, ito yung mga bagay na hindi kailanman ma-appreciate ng mga wala pa kay Kristo. Ang mga wala pa sa Panginoon, hindi sila interesado sa mga bagay na ito. Hindi sila interesado sa mga bagay ng Diyos, bagay ng banal na Espiritu. Ang interest ng mga wala pa kay Kristo ay ang mga bagay ng laman, pita ng laman. Hindi interesado ang unbelievers sa pagsamba. Hindi interesado sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi interesado sa Biblia. Hindi interesado sa pananalangin. Walang interest sa paglilingkod sa ating Diyos. Walang interest, walang pakialam ang isang taong wala kay Kristo sa paglago ng iglesia ng Panginoon. Walang interest sa evangelism, sa missions. Wala. Ang interest lamang niya ay ang mga bagay na nauukol sa laman. Katulad lang yan sa art. Katulad lang yan ng art. Yung sining. Painting, for instance. Pag ang isang art ay realism. Pag realism, dahil ang ating mga mata ay trained sa realistic na mga bagay, ma-appreciate natin. Pero kung, for example, ang mga art ni Salvador Dali, ni Vincent Van Gogh, ni Jackson Pollock, ng mga abstract painting, na hindi mo maunawaan kung anong ibig sabihin, kung ang mga mata mo ay hindi na-train, tinitingnan mo lang yung art na yon, pero hindi mo ma-appreciate ang beauty, mga kapatid, mga kaibigan. So, nakikita mo lang yung mga art na yon. Tinitingnan mo lang, nakasabit doon sa dingding. But because your eyes are not trained to appreciate abstract painting, you will not delight in that piece of art. Ikaw ay mabuboard sa kanya. Pero kung ang mata mo ay trained, makita mo yung painting ni Vincent Van Gogh or ni Salvador Dali or ni Jackson Pollock ng mga abstract painting, masasabi mo, wow! Wow, pero yung ordinary people na hindi trained to appreciate that form of art, anong wow? Ganon din sa ating buhay. Ang puso na hindi binago ng banal na Espiritu ay kailanman hindi po makaka-appreciate sa kabanalan, sa pagsamba sa ating Diyos, sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Para sa kanila, it's a waste of time. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas dahil
10 o'clock in the evening ang ating OFW community worship. For them, it's a waste of time. Bible study, mahabang may sermon na, may scripture reading pa. So, it's a waste of time to them. But the Christian no longer lives according to the flesh. He now lives above the world. Sabi ni Matthew Henry, regenerating grace creates a new world in the soul. All things are new. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, old things have passed away. Ang mga opinions natin ay nababago. Dati ang ating opinion ay hinubog ng opinion ng sanlibutan. Pero ngayon ang ating opinion ay hinuhubog ng salita ng Diyos. Ano ba ang mga plano mo sa buhay? Sa pagsasagawa mo sa plano mo sa buhay, kabilang ang pag-aasawa, hinahanap mo ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang mga plano mo sa buhay? Ano ba ang nasa ng iyong damdamin? Ano ba ang desires mo? Nabago ba? Or noong ikaw ay hindi pa Christian, hinahanap-hanap mo ang pornography, ngayon na Christian ka daw, hinahanap-hanap mo pa rin ang pornography? Meron bang pagbabago sa damdamin, sa affection, sa desire and motive? Ano ba ang hinahanap-hanap ng puso at kaluluwa mo, kaibigan? At nababago na rin ang ating pananaw patungkol sa salita ng Diyos. Na dati, wala tayong pakialam sa Biblia, pero ngayon, nabago na ito. This is the Word of God. This is the Word of God. And if I want to know God in my life, kinakailangan pagbulay-bulayan ko ang salita ng Diyos. Dinidescribe ito ni Pablo bilang pagkapuno ng banal na Espiritu or mapuspos ng banal na Espiritu. Filled with the Holy Spirit. Ang ibig sabihin na tayo ay napuno ng banal na Espiritu, ang influence ng banal na Espiritu ang siyang nagmamaneho ng ating buhay. Acts chapter 13 verse 45. Ang sabi po dito, Acts chapter 13 verse 45. Subalit nang makita ng mga Hudiyo ang napakaraming tao, napuno sila ng inggit. Dahil napuno sila ng inggit, yun ang nagdictate sa kanilang action. Ano ang kanilang ginawa? Nanlapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. So kung ano pala ang nagpupuno sa damdamin mo at sa puso at kaluluwa mo, yun ang magdidikta sa action mo. Dahil napuno sila ng inggit, sila po ay nanlapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Acts chapter 19, verse 28 to 29. So ano ba ang pumupuno sa iyo? Ang laman o ang espiritu? Ang sabi dito, nang marinig nila ito ay napuno sila ng galit. Dahil napuno sila ng galit, ano ang kanilang action? At nagsigawan. Dakila si Artemis at ng mga taga-Efeso, napuno ng kaguluhan ang lungsod. So napuno ng kaguluhan, anong nangyari? At sama-sama nilang nilusob ang tanghalan at sinunggaban sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedonia na kasama ni Pablo sa paglalakbay. Ano ang pumupuno sa puso at isipan mo, kaibigan? Romans 1:28-29. Romans 1:28-29. Please turn there. Romans 1:28-29. Ang sabi dito, at palibhasa'y hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Napuno sila, ano ang pumupuno sa kanila? Ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, mahilig sa chismis. Now, katungkulan po ng Christian na mapuno tayo ng banal na espiritu. Mapuno tayo ng banal na espiritu. Ibig sabihin, tayo ay nasa ilalim ng absolute control ng banal na espiritu. Pakinggan po natin ang sinabi ni Pablo sa Ephesians 5:18. Please turn there. Ephesians 5:18, it is the Christian's duty to be filled with the Holy Spirit. Utos po ito, pero passive. Dahil hindi po tayo ang pumupuno sa ating sarili ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ang pumupuno sa atin. Passive ito, pero utos ito sa atin. Sabi dito, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo
ng Espiritu. Passive imperative po ito sa Greek. Ibig sabihin passive, hindi po tayo ang pumupuno sa ating sarili, kundi ang banal na Espiritu, pero utos din ito. Inuutusan tayo na magpapuno sa banal na Espiritu. Yan ang ibig sabihin nito. And then it is present passive imperative. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, hindi once in a while, kundi sa lahat ng panahon, duty po natin na magpapuno sa banal na Espiritu. To be filled with the Holy Spirit. Ito ay utos na magpasakop tayo sa banal na Espiritu sa lahat ng pagkakataon. And when we submit to the Holy Spirit, we manifest the fruit of the Holy Spirit in our lives. Ang buhay po natin ay punong-puno ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at ang lahat ng bunga ng banal na Espiritu na binabanggit sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Itong pagpapasakop sa banal na Espiritu, ito po ang sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 12, verse 1. Please turn there. Romans chapter 12, verse 1. At dito tayo magwawakas. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi wrong grammar ito sa Tagalog eh, kasi sa Greek language, passive imperative ito. Ang dapat ay magpabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Dumako tayo sa mga practical application. Paano natin ito i-apply sa ating buhay? Ng mga anak mo ay sinusubok ang pasensya mo to the max. At meron kang karapatan na sumabog sa galit. And yet, ikaw ay tumugon na may pasensya at pagtitiis sa anak mo. Pinananatili mo ang kaamuan, ang gentleness sa pagdeal mo sa iyong anak. Ito ay pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo na nagpuproduce ng patience instead of bursting in anger. Tumatanggi ka na tumugon sa galit, and instead, ikaw ay umaasa sa banal na Espiritu upang kumilos sa anak mo. Meron kang gagawing discipline, pero ang discipline mo ay may pagtitiwala sa Diyos at hindi bunsod ng galit. Yun ang pagkilos ng banal na Espiritu. You deny yourself. You have every right to be angry, but you follow the Lord Jesus Christ. Inalay mo ang sarili mo bilang buhay na handog. Galing ka sa opisina mo, pagod na pagod ka, galing ka sa work, gusto mong mag-relax, gusto mong manood ng TV, pero sinacrifice mo ang gusto mo at mag-spend ka ng oras sa mga anak mo at sa misis mo kaysa sa manood ng TV, you deny yourself and you follow Christ, presenting yourself as a living sacrifice. Yun ang mga practical application. Countless of ways every day na mai-apply natin ito sa buhay natin. Hindi maganda ang kondisyon sa workplace mo. At ang mga kasamahan mo sa trabaho ay palaging nagko-complain. Natutukso kang sumama sa kanila sa pag-complain. But no, ikaw ay umiiwas at tumutugon ka sa pagiging kontento, contentment and joy. At ikaw ay nananalangin. That is the work of the Holy Spirit. At kung ikaw ay mahulog sa kasalanan, when you respond in anger, when you lose your patience, when you lose your temper, at matutukso kang magreklamo, the good news is that ang Panginoon ay nagpapatawad sa ating kasalanan. May sapat na biyaya ang Diyos upang tayo ay mapanumbalik sa Kanya. Siya ay tumutulong sa ating kahinaan and He responds with pity. Repent of your sin at once and trust in the Lord Jesus Christ rather than returning to the law
Di ba, kung ikaw ay nahulog sa kasalanan, ang tendency ay kikitain mo ang pabor ng Diyos, babawiin mo sa pamamagitan ng good works mo. I'm not saying that we should not do good works, pero kung parang ano lang yan eh, parang husband na nagkaroon ng kabit, tapos nagkasala siya laban sa kanyang misis, tapos binabawi niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng relo, ng diamond, pero hindi tumalikod sa kasalanan, hindi nagsisi. Doon siya, kumbaga, binabawi niya sa works daw. Hindi na-solve ang problem. Ang wife ay nasasaktan pa rin dahil hindi tumigil sa gawain. Tayo, kung mahulog tayo sa kasalanan, huwag tayong bumalik sa kaisipan na kitain natin ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng ating good works, sa pamamagitan ng ating pag-iyak-iyak. Of course, may mga times na iniiyakan natin ang ating kasalanan, pero hindi po ang luha natin ang kumikita sa pabor ng Diyos. Ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang biyaya ng ating Panginoon, ang batayan sa ating kapatawaran. So rather than returning to the law, you look to the grace of the gospel kung tayo ay mahulog sa kasalanan. Ito po ang paglakad sa banal na Espiritu. It means to be led by the Holy Spirit. At ang mga wala pa kay Kristo, this is a strange thing for them. They cannot relate. Hindi ang banal na Espiritu ang namumuno sa kanila, kundi ang laman. Ang pita ng laman, inggit, galit, pagkamuhi, pagkapuot sa isa't isa. Mga makalamang pagnanasa. Pero ang lahat ng iyan ay mabago kung ang isang tao ay tunay na makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, namumuhay ka ba sa gitna ng mga ito? Sa inggit, sa galit, samaan ng loob, pagkamuhi, walang pagpapatawad sa puso mo, mga kahalayan, mga pagnanasa ng laman. Malinaw ang sinasabi ng Biblia that when all of these things at ang mga katulad nito, ang mga gumagawa nito ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. But the good news is that merong kapatawaran sa ating Diyos. Kahit gaano kaitim ng kasalanan mo, kahit gaano kalaki ng kasalanan mo, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Diyos. Magsisi ka sa kasalanan mo, kaibigan, at manampalataya ka kay Kristo. Inalay niya ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo, sapagkat kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran sa kasalanan. Ang batas ng Diyos ay sinunod ng ating Panginoon perfectly. At kung ikaw ay manampalataya sa kanya, ang kanyang katuwiran ay idadamit sa iyo upang ikaw ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ang kanyang dugo ay itatabon sa lahat ng kasalanan mo upang sa libro ng Diyos, ikaw ay ituturing na ganap, inosente, walang kasalanan. And you will receive that by faith and by faith alone in the Lord Jesus Christ. Now, trust in Jesus Christ right now. Huwag mo nang ipagpabukas pa, kaibigan. And if you come to Jesus, He will save you. And He will save you to the uttermost. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa mensahe ninyo sa gabing ito, sa hapong ito. Inihiling po namin ang bunga nito. Nawa po ay ang bawat isa sa amin ay lumakad ayon sa Espiritu. Ibig sabihin, nagpapasakop kami sa patnubay ng banal na Espiritu. At malalaman namin ang kalooban ninyo, O Diyos, kalooban ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.